Sa susunod na linggo na po ilalabas ng Senado ang ulat tungkol sa investigasyon nila sa mga anomalya umano sa PhilHealth. Kasama sa mga pinasasampahan ng kasong graft at malversation, ang nagbitiw na PhilHealth President and CEO na si Ricardo Morales. Posible ring maharap sa kasong administratibo si Health Secretary Francisco Duque. Nakatutok si Mav Gonzalez. Graft and corruption, malversation at paglabag sa tax laws. Ito raw mga kasong irerekomenda ng Senate Committee of the Whole na isampa laban sa mga PhilHealth officials na nasa likod umano ng mga anomalya sa ahensya. Sa susunod na linggo, ilalabas ang committee report ng Senado sa pagdinig sa mga issue sa PhilHealth. May offense na na-commit o offenses na na-commit sa IRN kasi illegal yung mga disbursements. Pangalawa, yung sa pag-withhold ng yung hindi pag-withhold ng taxes at pag-abono gamit yung corporate operating budget. Pangatlo, yung overpricing ng IT equipment. Kasama raw sa mga irerekomenda nilang sampahan ng kaso, sina PhilHealth President and CEO Ricardo Morales at Senior Vice President for Fund Management Renato Limsiaco na siyang nag-aproba sa mga pondong inilabas sa ilalim ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM. Maaaring may administrative case din daw laban kay Health Secretary Francisco Duque III bilang PhilHealth Chairman. Sa pagdinig ng Senado, tinawag ng whistleblower at dating anti-fraud legal officer na si Attorney Thorson Keith si Duque na godfather ng PhilHealth Mafia, bagay na mariing itinanggi ni Duque. Kung walang evidence to support the allegation, wala. It remains as that allegation. I just hope si Attorney Keith, kung nung sinabi niya na in-identify niya siya yung godfather, dapat meron siyang sinabit na dokumento. Siya yung chairman ng board actually. Wala namang kaming nakita na ang board mismo ma-hold accountable or criminally liable. Actually, ang na-focus yung investigation sa Execom dahil lumalabas nga parang pinapalusutan nila yung board. Nagtuturuan ang PhilHealth Executive Committee at ang Regional Vice Presidents kung sino ba talaga ang mafia sa ahensya na dahilan ng bilyong-bilyong pisong nawaldas na pondo. Kung si Lacson daw ang tatanungin, mas naniniwala siya sa Regional Vice Presidents. Kung meron silang kinalaman o sila yung mafia, ba't nila guguluhin? They won't rock the boat, hindi ba? Tahimik na lang lahat kumikita sila. So the mere fact that they had been sending us documents and mga official records ng PhilHealth, parang mahirap paniwalaan na sabi nga nila, but googluin yung tabakuhan kung nakikinabang sila. Mananatili rin daw sa Witness Protection Program ang whistleblowers at maaaring bigyan ng physical security ng Senado kung kakailanganin nila. Ikokonsulta rin daw ng komite sa legal team nila kung pwede rin makasuhan ang mga nakatanggap ng IRM. Conversation, ang cover lang nito mga accountable officers, yung recipients, unless there's a complicity, you know, there's conspiracy, then they could also face possibly yung kaso like plunder. Kasi kung malaki yung amount, pasok sa plunder. Hindi naman daw maaapektuhan ang pagbibitiw sa pwesto ni na Morales at Legal Sector SVP Rodolfo del Rosario ang report ng Senado. Hindi man sila masampahan ng kasong administratibo dahil wala na sila sa pwesto, hindi pa rin sila ligtas sa kasong kriminal kung makitaan ang probable cause ng Department of Justice. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.